Isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga tao ang cancer ngayon ayon sa World Health Organization. Dito sa Pilipinas, pumapangatlo ito sa mga top killer diseases. Ang isa sa mga pangunahing sinisisi riyan ay ang maling diet. May mga pagkaing masarap pero dapat iwasan or at least limitahan dahil carcinogenic o nakaka-cancer ang mga ito. Number one sa listahan ang mga processed foods. Masyado itong maraming preservatives kaya naman kahit masarap ay hindi dapat inaaraw-araw. Kasama rin dito ang deep fried foods, lalo na kung starchy yan tulad ng mga potato chips. Niluluto po kasi yan sa matataas na temperatura, kaya mataas din ang tsansa na magkaroon ng acrylamide compound na siyang nakaka-cancer. Pasok din sa listahan ang mga overcooked na pagkain, lalo na kung karne, inihaw man ito o pinrito. Para hindi ba overcook ang karne, mas mainam na gumamit ng mga pressure cooker at slow cookers. Pwede rin itong i-bake or i-roast sa mas mababang temperatura. Sa halip rin na fried egg sa umaga ay mag-poached egg na lamang po tayo na niluto lamang sa tubig para mas healthy. At sa mga mahihilig sa matatamis, nako, ingat-ingat po dahil base sa mga pag-aaral, maaari din itong magdulot ng cancer in the long run. Mas mainam naman na pamalit ang mga whole grain bread, whole grain pasta, brown rice at oats. Babala naman sa mga heavy drinkers, mas mataas ang tsansang tamaan ng cancer ang mga mas madadalas uminom ng alak. Batay sa mga pag-aaral, nagiging acetaldehyde ang alak pag dumadaan sa atay. Bukod sa lahat ng yan, mayroon pong mga genetic factors sa cancer. Pero hereditary man yan o lifestyle, maaaring mabawasan ang risk kung kakain ka ng tama at mag-e-ehersisyo. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.